Magandang hapon sa inyo. Nagmerienda na ba kayo? Hindi pa? Tulog niyo yan. Lilipas din yan. Maraming salamat sa inyong oras. At maraming salamat at sa ating minamahal na kaibigan, palakpakan natin si Boss Sendong, palakpakan natin. At kanina, napakinggan natin si Doc Willie, ang aking partner, doktor. Doktor ang pinili ko, kasi kayo ang pinili ko. Meron ba ang pandemya ngayon? Bukas. Next month. Next year. Kaya kailangan natin, doktor, ang partner ng presidente, kasi ang gusto ko, pagtunan ng pansin, buhay at kabuhayan. Yun ang direksyon ng tandem namin ni Doc Willie. Daming marites dito, ha? Taas ang kamay ng mga marites! Ngayon, mga kababayan, ayaw ko na mapapakahaba pa dahil alam ko naman na kayo gusto nyo makapamuhin ng normal, mairawas yung pamilya ninyo. Ha? At ako'y nagpapasalamat talaga kay Boss Sendong kahit pa paano, nakausap namin kayo ngayong araw na ito. Kaya sa inyong lahat dito, excuse me, nagpabayad din sila. Pati kayo. Tao gusto ko makita. Yeah. Maharam tayo, no? Ngayon, mga kababayan, mga taga Pangasinan, taga Urdaneta, ano ang nais nyo? Nais nyo ba na murang bilihin? Nais nyo ba na murang krudo? Nais nyo ba na murang kuryente? Nais nyo ba na may hangang buhay? Anong nais nyo murang lalaki? Bakit ko? Pati murang lalaki, pinag-uusapan dito. Pati ba naman lalaki na pag-uusapan? Anyway, yun din ang nais ko. Ang nais ko, magkaroon naman ng gobyerno na tutugon sa pangangailangan ng tao. Magkaroon ng gobyerno na kung saan ang pamantayan sa paglilingkod, yung tao muna ang nauna. Totoong maraming mga panggawain bayan. Maganda yan. Okay yan. Pero sa hirap ng buhay ng tao, sa ngayon, hindi naman siguro masama na unahin muna yung tao bago natin gawin mga malalaking bagay. Yung maitawid natin, yung pamilya natin, yung hanap buhay natin, mairaos natin ang buhay natin, masasaan ba? Matatapos din naman ang pandemya. Tama mali? Naniniwala ba kayo matatapos din ang COVID-19? Ako din. Ang tanong lang, makikita mo ba yun? Aabutin mo ba yun? Kaya kailangan mag-iingat kayo. Patuloy tayong mag-iingat. Kasi, nandyan na naman, may bago na naman. Ano yun? Ano yun, Dr. Billy? Omicron. Kapatid ni Megatron. Eh, nakakalikunin.
Hindi ba kayo nalilito? Oh, sa quarantine, ECQ, GCQ, MECQ, Banana Q, Barbecue. Ngayon, Alpha, Delta. Yeah, Alpha, Delta, Omicron. Oh, susunod din yan, Transformer. Pero, tayong mga Pilipino, eh dito lang eh, ito, paalala ko lang ah, Vice Mayor ako noon eh. Vice Mayor ako. Naalala nyo yung binagyo yung buong Pangasinan? Buong Pangasinan? A little, ha? Kundoy. Di ba yung mga Malayan? Puti? Oh, nandito ako noon. For 2 days. 2 days, nakita ko yung hirap ng tao. Kasi yung wala ka na makain, yung inaasahan mong ani, nasa ilalim ng lupa. Oh. Ako po, galing po ako ng Cebu, noong nakaraang araw lang. Grabe yung hirap. Kung ang Pangasinan ni lupa, tinabunan ng lupa. At tubig muna. Kasi iwan yung lupa, tabon lahat. Ang mga kababayan natin sa Visayas, bagsak lahat. Wala silang tubig. Wala silang tubig. Wala silang kuryente. Wala lahat. Kulang mo na ganun eh. Sexy ka pa. May asin ka pa. Pwede pa to. Ngayon, mga kababayan na naparito. Basta ako, ito, simpleng gobyerno lang ang ibibigay ko. Sa sobrang simple, hindi ko na kailangan mag-isip. Bakit? Hindi mo naman kailangan mag-isip kapag ang pamantayan mo sa paglilingkod, taong bayan. Nakita nyo sa Maynila. Hindi po sa, alam nyo naman, ang Maynila, Dugyot, ang gulo, kanya-kanyang siga, kanya-kanyang teritoryo. O, 2 taong mahigit lang. Bumangon ulit ang Maynila. Nakabangon ulit. Bakit? Inuna ko, tao. Noong nagkaroon ng dignidad ulit, yung tao, na meron siyang gobyernong masasandalan, sumunod ng pusa. Naglinis na dapat ang bahay nila. Sumusunod sa mga lituntunin. Nagkaroon ng hanap buhay. Nakapagtrabaho. Nagkaroon ng bahay. Nagkaroon ng maayos sa eskwelan. At hindi pa sa eskwelan. Maayos na eskwelan. Hindi yung typical na nakikita lang ng eskwelan. So ang ibig ko sabihin, kaya pala. Posible pala. Kaya naman, mangyayari lang yun kapag ang leader ay katulad natin. Paano ko po nasabi? Tingnan ninyo. Sino dito above 30 years old? Taas sa kamay. Above 30 years old. Di inabot nyo to. Papaalala ko lang ha. Tingnan nyo ba hindi? Magmuni-muni kayo. For the past 30 years, mahigit 30 years na, ang nag-aaway lang sa pagka-presidente ay mga lahi at anak ng dating presidente. Pasinin nyo. O kaya, mga kakulay, puro may hepa. I think na pala. Hindi, di ba? Hindi, pasinin nyo. O, di ba? Sila-sila lang nag-aaway. Sila-sila lang nag-aaway. O, tanong. Up
after 30 years, after 40 years ng away nila. Kamo sa Pilipinas. Kamusta kayo? Yan nga! Diba? Ito, walang real talk tayo, real talk. Real talk tayo. Di kaya ako naisip ko, sa totoo mga kababayan, kung mayor na lang ako, yung mayor lang, tatlo na lang ulit akong mayor ng Maynila. Wala na akong pakialam sa inyo. Tingin ko, suswerte na akong maging mayor ulit eh. Palagay ko. Tingin niyo may lalaban sa akin mayor? Feeling ko rin. Feeling ko wala. Kasi yung pinatagmo ko yung vice mayor ko, halos walang lumaban eh. Bakit kaya? Eh siguro nakapaglingkod naman ako ng maayos. Pero, babalik natin. Kung sarili ko lang ang iisipin ko, eh di na lang ako sa Maynila. Okay naman ako dun eh. Diba? May teritoryo pa. Pero hindi. Alam niyo bakit hindi? Kasi sila, ang iniisip nila, Wonderland. Ito tunay na buhay. Ito ang buhay. Ito yun eh. Ito yung Pilipinas. Diyo ba? Bakit sila nagagawa ng trono? Ano bang pinagagawa nila doon? Kaya ako napaisip. Kaya ginawa ko, binigyan ko kayo ng opsyon. Kung kayo ay pagod na sa away nila. Yan, yung mga magkakapartipartido na yan. Tuwing halalan, magkakapartipartido sila, di ba? O pagkapos ng halalan, sila nagkakapartipartihan. Sila lang eh. Kaya sumali ako. Para meron kayong opsyon. Kung kayo'y pagod na, at sa tingin ninyo naman, parang pare-pareho lang naman ang resulta. Kunin ko na lang yung 1.5, sayang. Kunin ko na lang yung 2,000, sayang. Kunin ko na lang yung 5,000, sayang. Then, 30 years from now, huwag kayong umasa na may gobyernong magino para sa mga anak ninyo. Tama? Tama? O ngayon, matanong ko kayo, gusto nyo ba maiba naman? Gusto nyo maiba naman? Bakit sinacharot nyo ako? Mga Marites! Gusto niyo ba maiba naman? Sige. Kung gusto niyo maiba, may dalawa akong gagawin. Iiwan ko na sa inyo. Iuwi niyo man lamang kahit pangarap. Ang unang-una kong gagawin, babawasan ko ng 50% ang buwis ng petrolyo. Ano? Pag binawasan ang buwis ng petrolyo, magmumura bilihin? Hindi ba yun ang nais nyo? Pag binawasan ang buwis ng petrolyo, malaki kikitain ng driver? Naman. Kaya pag malaki kita ni Mister, pag uwi sa gabi kay Mrs., bukang-buka yata. Bukang ako tapos eh. Parental guidance tayo rito, parental guidance. Magmumura pagkain? Magmumura? Tama? Oh,
Yun yung una. O pangalawa kong gagawin, dito matutuwa si Marites at si Marisol. Babawasan ko ng 50% ang buwis ng kuryente. Kaya? Posible? Pwede? Naman. Pero matanong ko kayo, kapakipakinabang kayo sa inyo? Makikinabang kayo doon? Gagang ang buhay? Eh bakit walang nakaisip nun? Bakit wala nag-iisip nun? Di ba mas matalino sila sa akin? Di ba mas magaling sila sa akin? Di ba anak sila ng presidente? Di ba matagal na sila sa gobyerno? Pero bakit wala nakaisip nun? Alam niyo bakit? Alam niyo bakit wala nakaisip nun? Kasi hindi nila alam yung pakiramdam mo pag umakdi ang sigmura mo. Hindi nila alam yun. Kapag nagsipo ka ng palay, lahat ng kate, kinakamot mo. Yeah, exactly. Di ba sinabi ko sa taglak, lahat ng smuggler bilang na ang araw. Pag nagmura ang gasolina, mura krudo. Pag nagmura ang krudo, magmumura ba ang abono? Magmumura lahat. Tama, mali? E di mas malaki ang iuwi na magsasaka. Tama, mali? E di mas malaki ang iuwi na mangingisda. Tama, mali? Ang kulikling may krudo? O ang water pump may krudo? Ang truck may krudo? See? Lahat natamaan. Dahil ha? Yung presyo ng palay kaya bagsak kasi puro smuggle ng palay o ng bigas sa Pilipinas. Kaya ako sinasabi sa iyo, bilang na araw ng mga smuggler. O, tingnan mo, ngayon sa Nueva Ecija. Sa Nueva Ecija ngayon, kawawa ba si Sibuyas? Bakit? Nagbigay na naman ng permit, import permit. O, kamusta yung mga nagtatanim na sibuyas doon? Kaya, ang gusto kong tamaan, kinikili. Ano, kumbaga sa sabon, kinikili ka agad. Bakit? Pag nagmura krudo, nagmura kuryente, mataas ang income ng tao. Pag mataas ang income ng tao, magsasaka man yan, mangingisda man yan, empleyado man yan, si Marisol man yan, si Marites man yan, mas malaki ang ipon niya sa buhay at mas mura ang bilihin, mas marami siyang mabibili. Yun ang sagot sa problema mo tayo. Kaya huwag ka nagpapaniwala dyan, sasabihin, during my father, 12 pesos lang ang bigas. Eh, tagal nyo naman nakaupo, ulugi pa magsasaka ngayon, 12 pesos na ng palay, 14 pesos na ng palay, tablatano lang eh. Anong ginawa ninyo? Awa. Exactly. Yun yung punto ko. Kaya ako tinatanong sa inyo, bakit hindi nila naisip yun? Kasi hindi naman nila dinanas maging mahirap. Dahil nga anak nga ng presidente. Masarap ang buhay. Kaya ako lagi gusto ko ganito. Ang tao. Ganito. Sa Maynila. Sa totoo lang, lahat ng mayayaman sa Maynila ayaw sa akin. Ayaw sa akin. May mga politika elite,
mga pagkakas. Ayaw sa akin, alam bakit? Kasi yung mga iniisip ko, hindi nila kapakinabangan. Ang lagi kong iniisip ko, kapakinabangan ng tao. Pati na niya, sampol. Sinong gusto magkakondominyo? Taas ang kamay. Umamin na kayo. Taas ang kamay. Sino gusto magkakondominyo? 4 million, 29 square meter. $29 square meter. Binibenta. Tama? Eh bakit kami nagtayo? 42 square meter. 2,000 pesos a month. Condominium. Condominium 1, condominium 2, binondominium na. Lahat, pabahay. Saan ka nakakita? Squatter. Ngayon, naka-condominium na. Oh, sana all. Pero tingnan ninyo, eh bakit ayaw nila sa akin? Kasi, yung 29 square meter na 4 million, hindi na mabibili. Bakit? Yung gobyerno gumawa, 42 square meter, 2 bedroom. Para sa tao. Kaya bang gawin yun sa buong bansa? Eh, nagawa nga sa Maynila eh. Ginawa nga ni Lake One yun na Singapore eh. So, kaya rin yung mangyari sa buong bansa. Wala na magiging squatter. Hindi isang taon, hindi limang taon, matagal na proseso, mauupos ang squatter, pero ang Pilipino, hindi na squatter sa sarili niyang bansa. Ngayon, makukuha mo ba yung kabahay at nagpalit ka ng kulay? Hey! Ako kaya ako nang ayaw ko nang bobola sa totoo. Kayo ba ang nangarap? Sino may sariling bahay dito? Nasa kamay. Sino may sariling lupa? Oy, ako eh. Kami ng nanay ko, asyendero. Asyendero kami ng nanay ko. Alam niyo bakit kami asyendero? Ang laki ng lupay ng nanay ko. Sa tundo. Tulo, bundok eh. Umuusok pa. Mahirap ang squatter. Wala nang sasabi sa inyo. Ngayon nga lang eh, hindi kayo nakakasigurado eh. Yung mga walang bahay at lupa rito, nakitusok lang na nakitusok, hindi kayo nakakasigurado kung pag-uwi nyo yung bahay nyo na tulumpay. Tama mali? Eh kung pinalis na kayo na mayari, saan kayo? Eh sabi ng nanay ko, aso nga, naghahanap ng masisilungan, tao pa kayo. Kaya noong ako ay naging alkalde, pabahay, ospital, eskwelahan, pagkain, ayuda, trabaho, o sino na kinabang doon? Kaya, kahit pa paano, hindi yumaman ang mga taga-Maynila, hindi sila yumaman, pero panatag lang ang pamumuhay. Bakit? Na-insan eh, yung mga problema nila. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, kayo ba? Gusto nyo talaga maiba? Gusto nyo iba naman? Gusto nyo? Gusto nyo ba ako naman? Oo! Oh. Abay, bakit?
30 years na nga kayo nangangarap eh, na sana may magawa silang bago, di ba? Eh, ano nangyari? Ganun ba rin? Tama ba rin? Okay. Ngayon, gusto nyo maiba? Lahat sa kamahay ng gusto nyo maiba naman? O, oh, yan ha. Gusto nyo maiba? May gagawin tayo. Kami, ni Doc Willie, at ng aming mga kasama, nag-a-apply ng trabaho. Ako, bilang pagkapangulo. Si Willie, pangalawang pagkapangulo. Si Carl Balita, Samira Bruto, at si Geoffrey Sison, bilang senador, umaharap sa inyo, humili ng tulong. Kung gusto niyo maiba naman, kaya niyo kami. Yawa Diyos, sa tulong ng Diyos, iraragos ko kayo sa unang dalawang taon ng anim na taon. Taon niya ang pagkatulang ko ng Diyos. Wala nang bulahan. Basta, ganito na lang tayo. Lahat ng pinagawa ni Duterte, napagawain pa yan, nasimulan na, nasimulan na, itutuloy ko. Alam niyo bakit? Ayaw ko din gawin yung ginawa ng mga nakarang administrasyon. Pagtapos ang isang administrasyon, hindi tutuloy na susunod na administrasyon kasi magkaaway. Pero nagbayad ng buwis, tao, itang tutulay, nakakalagay pa lang sila lang. Hindi sa tulay ng media people. Kasi away-away, hindi yan, tutuloy natin. Pero tayo, magkakaroon din tayo ng build. Build more hospital, build more school, build more housing, build more jobs, build more business. Basic lang, chicha, trabaho, hanap buhay, doon lang. Makaraos tayo, sa awa ng Diyos, nakatawid tayo, dalawang taon. Huwag yung mangarap tayo ng malaki naman, kasusunod na ako na taon, ang buhay mo. Pwede? Kaya? Posible? Naman. Oh, ngayon, tatanong ko kayo, tutulungan nyo kami nito? Baka binubulan nyo? Eh dahil lahat ng bulan yata, inabot nyo sa politiko. Promise, tutulungan nyo kami nito? Nasa kamay na tutulong sa amin nito? Nasa kamay! Oh, wala pa bago ba? Oh, nasa kamay! O, baba, konti. Promise? Sumpa ba? Text ma? Mamatay ba siya? Charot. Promise, ha? May isang salita ba ang mga tagapagkasinan? O, oh, may kontrata na tayo. Promise na yan, ha? Okay. O, oh, katalo na tayo. May kontrata na tayo. Gusto niyo tayo manalo? May tip ako. May tip ako. Gusto niyo maiba naman, kailangan gumawa tayo ng kakaibang bagay. Kasi sinabi ni Einstein, don't expect different results will come to you tomorrow if what you did today is the same as yesterday. Hindi niya niyo. Okay, wag na lang! Hindi kayo nag-iisa! Abisado ko lang ito! Bet, Tagalog ka lang! Tagalog ka lang! Huwag kayong aasa na may bagong mangyayari sa ating bukas kung ang ginawa mo ngayon
ay katulad ng kahapon. So gusto niyong manalo tayo. Kaya kailangan natin gumawa ng kakaibang bagay. Ano yun? Ito yung tip ko. Dati-dati, yung kandidato gumagastos sa butante. Tama, mali? Ibay naman natin ngayon. Yung botante ang gagastos sa kandidato. Para nagkagulakan. Ah! Eh gusto nyo main ko eh. Tama ba? Alam ninyo, ang nagsasabi ng tapa, nagsasama na? Ang nanay ko, katulad na ng nanay mo. Ang tatay ko, katulad na ng tatay niya. Salamat sa Diyos. Kahit ako basurero, kahit ako cyber boy, nakikilamay lang ako sa patay. Alam naman sa patay, di ba, may pickups? May biscuit. Makikilamay ka lang kung nari, may chicha ka na. Tama, mali. Kahit ako lang kaya ka naman tayo, sabihin mo, ang boy-boy po na, ang buhay. May kami ngayon. Ngayon. Kaya alam ko kung saan ako may kulang. Alam ko rin kung saan din ako malakas. Kailangan na lang yun ang tao. Ngayon, gusto natin katay ba? Kayo naman ang mamuhunan sa kandidato na ito. Total, nagkandakuban na kayo. Lahat na ng kalyo nasa paa at palag niyo. Lahat na ng rayuma at rightness inabot mo na kakaraos sa pamilya ninyo. Mairaos ka ng pamilya. Hinuhunanan nyo na lahat ang inyong mga mahal sa buhay. Ngayon, murang-mura lang ang puhunan nyo sa kandidatang araw ninyo. Mura lang. Kasi gusto nyo manalo tayo, di ba? Nasa kamay gusto tayo manalo? Okay. Ito, tip. Sino may piso? Piso. 5 piso. 10. Akala nyo, wala kayong pamasahe pa uwi. Pagpisaan nyo na. Pagpisaan nyo na maglakan. Baka gabi kayo. Okay. Sino may kamag-anak? Taas ang kamay. Sino may kaklase? Kaibigan? Shota? Jowa? Ex? May kapitbahay ng Marites? Sige. Meron kayong resources na pwede natin magamit. Kasi tayo dito, mga 2,000 may higit lang. Hindi tayo mananalo pag 2,000 lang tayo. Kaya kailangan gumamit tayo. Tama, mali? At ang pagdami natin dapat exponential. Malaki-malaki. Ha? Paano mangyayari yun? Ako magaling ako sa mat. Maniwala kasi hindi. Bata pa lang ako, mathematician na ako. Laki 9, 41, kusinos, karapos, palmo, tangent. Ito mathematics yun. 5 plus 1. 5 plus 1. Good na. Diba? 4 plus 1. Here. Naglalaki na yung gabi na. O sige, ganito na gabi natin. Piso lang ang puhunan ninyo kaya nyo na magpanalo ng kandidato.
sa ganoon, kayo ang nangungunan, kayo ang may sinigin. Hindi kami mangungunan para singinin namin kayo. Kaya kapit na kapit ang politiko eh. Bakit? Ang daming ginastos. Tama? Anong ginawa? Kakabigin. Tama, mali. Baligtad kayo. Ang tao may singinin sa akin. Bakit? Eh kami nang panalo sa iyo eh. Kami namuhunan sa iyo eh. O anong panalo niyo sa akin? Magkakaroon kayo ng masinop, mainam, at efisyente gobyerno. At ulang na pinatangin ko sa Maynila, yun ang nagawin ko sa Umbasa. At alam ko gusto lang, ganito ang gagawin ninyo. Sino ang may cellphone? Sino walang cellphone? Sento? Walang cellphone? Wala kayo cellphone? Bakit pag nagpa-picture kayo lahat may cellphone? Ito gagawin natin ha. Ito gagawin na natin. Total. Nagkontratahan tayo, di ba? Oo. Kasabi na. Okay. I-text ninyo mamaya ngayon, bukas, sa isang linggo, yung mga kamag-anak mo. Diba? Tama. Kasi baka lang hindi nyo napapansin eh, na meron kayong kapangyarihan magpanalo ng kandidato. Patingnan ninyo, ano yung text ninyo? Mare? Pare? Oy, Marites. Na-text nyo lang. Ito ilalagay ninyo sa text. Mare, pare, ate, kuya, nai, nai, brad, love. Kasi ex mo eh. Ganito yung ex mo eh. Hi! Ganito guys. Tulungan natin. Kampanya natin. Voto natin. Si Isko. At Doc Willy. At yung tatlo ng senador. Hindi pa tapos yun. Pag na-type mo na yun, press space. Press space. O, lalagay mo naman, ito na exponent. Please pass and share. Para na po ito mo. Kaya? Pwede? Posible? Naman. O, no magka? No magka? Magkano? Magkano? Akalain ko, piso lang? Piso lang? Ano ba hindi? Pag-iisipin mo pa? E ngayon, mag-amis ka ng piso sa kalsada? Walang pupulo na baka eh. Oo, wala. E nung araw, bakit mo muli? Yung mamera? Sino ka ang mamera? Di ba yung kudrado? Kaya kung ano yung pampiraso yun eh. Simple na yun eh. Bibili ka na ng cherry ball. Alam mo yung cherry ball? Yung kulay pula. Yung basag na pang amoy, di ba uso yung cherry ball? Di ba? Maghapag yung inumuya yun. Tapos yung mga babae, lahat yan. Sila Marnes. Nung araw, cherry ball lang ang lipstick niyan. Di ba? Eh yun yung piso. Piso sa kalsada ang mismo, wala pupulot. Di ba? Pero, yung piso na yun, yung piso na yun tayo, malayo mararating. Bakit? Kinabukasan ng ako mo na katayado niya. Tama ba? O, ilan sa inyo dito? Dito. Ilan sa inyo dito? Konti na lang ang birthday. Oo! Totoo naman!
mga lolo at lola ko. Tingnan niyo mga lolo at lola ko. Hindi ba kayo nagahangad na magkaroon naman ng gobyerno para sa ako ninyo? At least dito, pag tinaya ninyo ako, sinama niyo ako, inilaban ninyo ako, pumikit man ang mata ninyo, magpantay man ang paa ninyo, magliwanag na ang bahay ninyo ng bumbilya. At least panatang ang buhay ninyo. Nalilisan kayo sa mundong ibabaw, nagkaroon kayo ng gobyerno maaasahan para sa inyong anak at apo. Tama? Pwede? Posible? Kaya? Naman! Oh, gagawin niyo ba yun? We promise? May isang salita ba mga tigapanggasinan? Magkagaling ba ang mga taga-Urdaneta? Aasa ako. Mga kababayan, ngayon, hindi pa ako pangulo. Binigyan ko ng agad na solusyon ng problema nyo. Opo, promise. Tingnan niya, ilan ang bubotohin yung senador? 12. Tama? O siyam na lang ang problema nyo. Nabawasan na baga? Pwede. Karang Palita, palakpakan natin. Samira, kung ano? Oh, nandaan natin Samira. Happy birthday to you. Happy birthday na, wala pa ako sa tono. Talaga hindi po pwede magaling ka na kumanta, Bobby ka ba? Charot. At kapag may katwiran, Jopet season. Oh, yung siyang. Malalaki na kayo. Matanda ka rin. Malalaki na kayo. At pero naman, ako basta bilang panguli, alam mo sa totoo lang, sa tao lang ako, humuhugot ng lakas ng loob. Sa inyo lang, kapag nakikita ko ng ganyan kayo, nagkataroon ako ng lakas ng loob na labanan sila lagi. Mahirap yung laban na ito, pero pagkatanda ninyo, pag ako nagtagumpay sa tulong ninyo at sa awa ng Diyos, sa mga anak ninyo, pwede na rin mangyari. So mag-ingat kayo lahat. Hi! Hello! I love you. Maraming salamat. Kapit lang, kayawan Diyos, makakarawas din tayo. Magandang araw. Pagpalaan ka ba kayo ng Kung May Kapal. Pilipinas! God first! Thank you!